Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang nutrisyon ay number 1 21st and 22nd kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Award for Best Radio Public Service Program 39 Catholic Mass Media Award Special Citation Gandingan Award for Best Development Oriented AM Program Best AM Program Host Most Development Oriented Radio Public Service Program Best Development Oriented Public Service Announcement Best Development Oriented Talk Show and Best Development Oriented Talk Show host. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 11. Sa bayan ng maririnig sa iba't ibang sulog ng bansa. DZXL Manila, DYHB Bacolod, DYHB Cebu, DXDR Dipolog, DXMB Malay-Balay, DXMY Cotabato, at DXDC Davao. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Executive Director ng National Nutrition Council, Dr. Apet Dayanghirang at si Rod Marcelino. Mula pong kumalat ang COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo, walang patid at puspusan na po ang mga pagsasaliksik ukol dito. Nakaabang ang mundo sa mga siyentipiko at resulta ng kanila mga pag-aaral at natutuklasang teknolohiya upang labanan ang COVID-19 dito sa Pilipinas. Frontliners sa aspetong iyan ang Department of Science and Technology. Magandang tanghali mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 11. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Aalamin po natin ngayon ang COVID-19 response ng ating pamahalaan sa panig naman ng Agham at Teknolohiya. At sasamahan tayo muli mga kasama ngayong hapon si Ms. Jovie Raval, ang hepe ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magandang tanghali po, Ma'am Jovie. Magandang tanghali din, Rod, at sa ating mga kanutrisyon. Meron din pala akong good news, Rod. Ang Radyo mo sa Nutrisyon ay nanalong muli sa Gandingan Awards bilang Most Development-Oriented Radio Program. Wow! Congratulations sa ating lahat! Ayan! So, good news! Kahit may pandemic, Nananalo pa rin tayo na award. Opo! Okay. Para sa at hapon ngayon, katulad nga ng mga ahensyang inimbita natin para sa mga nakarang episode, ang Department of Science and Technology o DOST ay isa rin sa mga miyembro ng National Nutrition Council Governing Board. So, bukod dyan, ang DOST ay isa rin sa mga implementing institutions dito sa Pilipinas ng mga research and development, pati na rin sa human resources at evidence-based support na ginagamit ng pamahalaan sa paglaban ng COVID-19. Kaya naman tampok natin ngayong hapon ang DOST at ang kanilang COVID-19 response, pati na rin ang kanilang pangangalaga sa tamang nutrisyon ng ating mga kababayan nitong apektado sa pandemic, Ron. Alright. At Ma'am Jovie, tumutog din sila sa ating talakayan para malaman ang sagot na may katumbas ito na 200 pesos na cellphone load para sa bawat isa sa 12 magwawagi po sa text question contest. Abangan po yung aming mapag-uusapan at ito po yung katanungan. Ano ang suportang teknolohiya mula sa DOST para sa COVID-19 response? Magbigay po ng 2. Ayan. At oras na marinig po ninyo mga kanutrisyon, ang sagot abay i-text lang po sa amin sa format na full name space edad space eksaktong address ng kasalukuyang pong tirahan, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre mga kasama ang inyong sagot at ito po ay isend sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan sa radyo po ba, sa pamamagitan po ba ng radio app ng inyong cellphone, sa Facebook Live o sa YouTube Live. Ilagay rin po ang RMN station kung sa radyo po kayo nakikinig ngayon. Abangan ang 12 mapipiling nakasagot po ng tama pagkatapos ng aming programa at ipopost namin ang kanilang mga pangalan sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Upang umpisahan na po natin yung ating talakayan,
malugod ko pong pinapakilala ang ating panauhin. Siya po ang Secretary ng Department of Science and Technology at member ng National Nutrition Council Governing Board. Nagpapasalamat tayo at siya mismo ang nagpa-unlock sa atin. Welcome po as kay Secretary Fortunato Boy Dela Peña. Magandang tanghali po at welcome po muli dito sa radyo mo sa Nutrisyon Secretary. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito. Binabati ko ang ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Opo. Maraming salamat, Secretary, opo, sa pag-unlock na po ng inyo pong oras. Napakahalaga ang ating topic ngayong hapon dahil ang pinag-uusapan rito yung pag-asa, no, ng bawat Pilipino. Una sa lahat, Secretary, ano po ba ang teknolohiyang maaring magamit sa mga ospital at sa COVID-19 facilities na nagmula po sa research, so sa mga research and development initiatives ng DOST? Okay, so marami na tayong naisagawang research at nakakatuwa kasi kahit yung mga ginawa namin earlier, yung hindi pa dumadating ang COVID-19 ay napapakinabangan. Halimbawa na lang, itong pagkaka-develop ng ating diagnostic test kit na PCR-based, ay mabilis na nagawa ito ng mga researchers natin dahil noong pang few years back ay nagtayo na tayo ng isang diagnostic kit R&D program na ang mga nauna nilang produkto ay yung diagnostic kit para sa dengue at ilalabas na rin sana yung diagnostic kit para sa leptospirosis, tapos biglang dumating ang COVID-19. Nung actually, January na natin na realize yan. And so, ang timano ay ginamit yung technology platform for earlier diagnostic kits development para sa COVID-19. Kaya, within a month ay nagawa yun at another month ay nagawa yung validation sa ating Philippine Genome Center na katulong din naman ng DOST na nagtayo. Kaya April 3 ay approved na ng FDA yung ating locally made diagnostic kit na PCR-based. Of course, ginagamit ngayon yung tinatawag na rapid testing na iba naman ang kanyang basehan. Ano? At ang sabi nga nila, itong rapid testing ay hindi ito yung gold standard sa pagtetest ng COVID-19 virus, ano, or infection. Ito ay nagpapakita lang kung merong antibodies na develop o wala yung tao. Meron, ibig sabihin nun ay na-infect na siya dati. At yan ay makatutulong din naman, pero ang accuracy niya ay kaya meron ding research ng DOST to validate. So, yung mga meron tayong mga samples mga tao na nagdaan sa rapid testing, nagagamitan pa din, ano, merong serology test na research na gagawin tayo para mag-validate. Doon naman sa mga gamit sa ospital, marami tayong medyo breakthrough na rin, ano. Hopefully within a month ay baka mailabas na natin yung ating locally made ventilator. Of course, tumulong lang naman kami dito dahil meron tayong mga researchers, mga scientists na on their own ay nag-embark sa proyekto na ito. At kami ay nag-support hindi lamang sa isa, pinagsabay-sabay namin para kung sino man ang mauna ay antimano ay makakatulong sa atin. Dahil bago pa man dumating itong COVID-19 ay hinangad na namin na magkaroon tayo ng locally produced na ventilators at kahit na yung iba pang mga gamit, mga biomedical devices dahil dapat na tayong maging self-reliant sa mga yan na hindi tayo laging umaasa doon sa imported. Ginamit din ngayon yung isang telemedicine device na noon pa namin ni-research through the efforts of our doctors at UP Manila and of course yung mga engineers naman sa UP Diliman. Ito yung RX box, ano, isang telemedicine device. Ang original purpose niyan ay para ma-monitor yung mga vital signs ng mga pasyente doon sa mga rural area na wala namang mga espesyalista masyado. Kung hindi, nandun lang yung municipal doctor na usually yan ay mga general or
practitioner or family medicine. At yan ay nakakamonitor ng abot sa 6 na mga vital signs na nakatutulong dun sa mga magdadiagnose. Ano? Halimbawa, yung temperature, blood pressure, oxygen saturation, pulse rate, pwede siyang gamitin for ECG at pwede din gamitin para dun sa pwedeng tingnan yung sitwasyon kung nagdadalang tao ang isang babae. Kaya ngayon ay nirepurpose natin ito para magamit sa mga ospital. Umpisa muna sa PGH pero habang re-release yung mga pinoproduce na RX packs ay makatutulong siya for maintaining some distance between the health worker in the hospital and the COVID-19 patients. Ano? Siyempre, habang may distansya, ay mas reduce yung risk dahil ito ay kakabit solo-solo to sa bawat pasyente at mamamonitor, pwede ma-transmit agad sa nurses station ang vital signs na nami-measure through the telemedicine device. Meron din ngayong bago tayong sinusuportahan. Ito ay na-develop without our help but now we are helping them para makaproduce ng mas maraming prototypes ng sa ganun ay mas maisagawa yung performance evaluation. Ang tinutukoy ko ay yung LISA, L-I-S-A robot na developed sa UST College of Engineering at ngayon ay tutulungan namin na makaproduce ng mas marami pang units. Ito ay para ring isa ring telemedicine device dahil through robotics, makakatulong ang kanilang robot na mag-deliver ng mga gamot, ng meals ano, sa mga lugar na kung saan nandun ang pasyente na hindi na kailangan yung health worker ang lalapit. Meron din tayo mga na-develop, usually with the help of our startup companies, halimbawa yung kinatawag nating specimen collection booth or sample collection booth na merong protection ang health worker na kumukuha ng sample o nagsoswab o kumukuha ng blood sample dun sa mga nagpapatest. Ano? Nandito rin ang patuloy pang ginagawang pag-aaral. Merong disinfection booth na dinidevelop para yung mga health workers na galing sa COVID-19 wards at paalis na doon, pauwi na, ay makagamit itong disinfection booth. At siguro babanggitin ko na rin na ongoing yung mga studies natin na may kinalaman naman sa mga gamot. Ano? So, nag-participate tayo sa WHO Solidarity Trial na kung saan tinetesting ang iba't ibang gamot na tinitingnan kung magiging effective sa COVID-19. On our own, meron naman tayo mga natural products na tinetesting din natin dahil merong mga indications na sila ay may antiviral properties. Katulad ng VCO, ang virgin coconut oil, at ganun din, may mga formulations na ginagawa using lagundi and using tawa-tawa. Everybody's looking forward dun sa resulta ng mga clinical tests na yan, no? For especially mga pang mga anti-COVID na gamot. At saka napakaganda nung sinabi nyo na kailangan talaga natin maging self-reliant kasi lahat ng bansa apektado. So, to each his own, kumbaga, ano? So, Secretary, I'm sure marami rin kayong nagawa sa larangan naman ng mga teknolohiya para naman po yung magamit ng publiko. Ano naman po ang mga ito at paano po ba ito gagamitin? Well, ito yung karaniwan na. Halimbawa, ang ating Philippine Textile Research Institute ay nag-develop ng tinatawag nilang rewear, no? Rewashable, rewearable na face mask. At ang sekreto niyan ay yung kanilang paggamit ng natural fabrics or natural textile. At nilaligyan nila yan ng isang compound na nagbibigay ng repellency properties dun sa tela. Ano? Kaya kahit labahan yan, ay nandun pa din yung pagiging water repellent niya. So nakaraos na tayo dun sa testing part. So ngayon, we are hoping that PTRI can come up with a target 50,000 masks per week. So hopefully by the end of June ay marating na nila yung target na yon. Nagsimula lang sila sa 10,000 per week dahil ang sinusuportahan ng DOST sa PTRI ay ang pag-produce ng 500,000 mask na ibibigay sa mga frontliners, sa mga government agencies muna at yung iba niyan ay mag-i-stock up tayo ng inventory para sa pangailangan ng ating gobyerno. Andyan din yung mga face shields ng amin namang ahensya, yung Metals Industry Research and Development Center, ang siyang nag-develop ng technology. Ginamitan nila yan ng injection molding para yung kanilang dating production rate na 50 a day ay napataas nila
to 2,500 a day. Kaya nung nakipartner sa kanila yung isang private company using the same technology, ay nakapoproduce sila ng 5,000 face shields a day. Kaya lang, puro donation lang yan. Pero may mga nagdo-donate naman ng raw materials. So yung mga PPEs, ano, ang nakakatuwa dyan, yung mga sinuportahan namin mga small and medium enterprises all over the country ay nirepurpose nila yung kanilang mga negosyo para makatulong din dito sa ating COVID-19 na environment. So yung dating mga gumagawa ng garments, halimbawa, using certain technologies, ngayon nga kaming technology sa ITDI na yung dating mga gumagawa ng lambanog ay nagpo-produce na ng alcohol, which is really for the general public, you know? At nandyan din yung mga halimbawa, merong gumagawa ng metal furniture na nag-focus na ngayon sa mga hospital furniture, hospital beds and others na ginagamit. Sa field ng nutrition, halimbawa, ano, yung aming isang adaptor, talagang nilakasan nila ang pagpo-produce nila ng mga complementary foods dahil nga kailangan ng mga bata. Para naman po sa mga lokal na pamahalaan, secretary at iba pang ahensya, no, ng pamahalaan, ano po yung mga resulta mula po sa inyong mga pananaliksik na maari po ninyong irekomenda para magamit nila ito bilang COVID response? Well, siguro unang-una na yung disease modeling na ginawa. Mm-hmm. Kasi again, maganda yung ating foresight. Ano? So, nung 2-3 years ago, ay nag-umpisa na kami mag-fund ng disease modeling projects at Ateneo de Manila University. Ano? So, dito lumabas yung kanilang disease model para sa dengue, para sa typhoid fever. At ngayon, nang dumating ang COVID-19, ay madali nang naka-adapt, ano, yung disease modeling nila para sa COVID-19. So, naging katuwang natin ang Department of Health dahil sila ang source of data, kanilang Epidemiology Bureau, at tumulong din naman ang mga researchers sa UP, National Institutes of Health, okay? Kaya napadali ang pag-develop ng tinatawag na PASTER model. It's really geo-based and temporal-based model na nagagamit para maipredict kung kailan ba magpipik ang transmission, kung kailan marireduce na yung doubling time, kung kailan bababa na yung death rate na pinakikinabangan hindi lang ng national government through the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, pati po sa local government ay naiaapply yan. Kasi pwede mong i-translate into the, let us say, the region or the province, ano, yung modeling na yan. At may kakambal yan na component, yung tinatawag na Tanod COVID, which is really SMS-based para yun naman sa pagre-report ng kung sino ang may symptoms, kung sino yung infected, kung sino yung mga suspect, dahil yan ay magtutulong for contact tracing and contact monitoring. Siguro idadagdag ko rin, dito ako natutuwa kasi yung mga ginawa na nung dati ay nagagamit ngayon. So ang DepEd po, siguro mga 8 years na naming dinevelop ito, hindi pa naman siya obsolete. Ito po ay mga basic computer modules for learning math and science, ano? Nag-develop kami ng mga learning modules sa tulong ng UP National Institute of Science and Math Education or NISMED. Andyan din yung aming Advanced Science and Technology Institute at funding ng aming Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies Research and Development Council. Yan po ay yung pag-develop namin ng learning modules. Ano? For mathematics, ready po yung modules for grade 1 to 8. Noon, dinevelop yan as complementary to classroom teaching. Pero ngayon, kung walang face-to-face, malaki ang maitutulong yan sa distance learning. Yun naman sa science, ang meron lang kami ay yung grade 7 and 8. No? So gagawin pa yung grade 3 to grade 6 kasi wala pa namang science ang grade 1 and grade 2. At itutuloy na siguro namin para sa senior high school. No? So yan ay magandang development. Talagang ano, pangangailangan talaga, no? Talagang napapabilis yung mga discoveries, ika nga. Yes, oo. Ni-report naman po kamakailan ng Social Weather Station Secretary na dumami nga raw po yung mga nakararanas ng kagutuman
dito sa ating bansa, no? So kaakibat po nito ay naasahan natin din na baka lumala yung problema sa malnutrisyon. Meron ho bang mga pag-aaral ang DOST para malaman po kung ano itong epekto ng community quarantine sa sitwasyon naman po ng nutrisyon ng mga Pilipino? Merong tayong study na ginawa naman sa National Research Council of the Philippines, NRCP. Ito ay more of a survey din kung ano ang reaksyon ng mga tao about the quarantines, no? So doon ay iba-ibang angulo, merong angulo on mental health, merong angulo on nutrition at iba pa. Kaya lang kasi yung sana ating malaking programa na National Nutrition Survey ay naapektuhan tayo ng quarantine din dahil ang mga surveyors po ay hindi pwedeng pumunta basta-basta sa mga lugar na assigned sa kanila. Kaya yan. So, ang mauuna siguro natin magamit kung ano yung pinag-aralan ng National Research Council of the Philippines sa epekto ng quarantine sa mga tao. Opo. Ayan, salamat po. Secretary, ano din, yung malapit na rin ang ating Nutrition Month ngayong July at ang focus nga po ay tungkol sa child stunting o yung mga batang mababa ang tangkad, ano? Kaugnay po nito, ano naman po ang mga programa ng DOST na patuloy na tumutugon sa malnutrition ng ating bansa? Well, unang-una ay dadamihan pa namin ang isineset up na complementary food facilities na magpo-produce ng mga complementary food, mga snack food para sa mga bata. Yung complementary food, ang focus namin dyan ay yung mga baby foods, ano? So, yan ay nade-derive from very common commodities that we have, rice and monggo, for example, nakabote siya o naka-pack lang ng parang tetrapack, ganun. At nandun din yung ating pagkakalat ng impormasyon na may kaugnayan sa mga ina. No, kasi napakalaki po ng epekto ng health status ng mga mothers, ano, while in the state of pregnancy sa magiging epekto po sa mga kanilang magiging anak. So, marami tayong researches na nagawa diyan tungkol sa iba't ibang aspeto ng relasyon ng state of health ng ina at ang magiging epekto sa health ng bata. So, yan ay i-disseminate natin. Pati po yung epekto ng mga pagdami halimbawa ng batang ina, ano, yung mga teenager. Kasi may epekto po yan dahil iba siyempre ang physical makeup ng mga bata pa na nagiging ina na. At nandyan din po yung ating pagsishare ng mga menu na both nutritious and affordable. Ano? So meron kaming ginawang mga daily menus na ang mga menu, halimbawa ang isang meal sa isang pagkain sa isang meal ay gagastos ka lang ng 100 pesos for a family of 5. Oh, yan ang kailangan ngayon, Secretary, no? Yung mga masustansya pero murang mga pagkain. Lalong-lalo ng mga LGUs na gustong mamigay pa rin ng mga relief packs para dun sa mga baby. Okay. Dumako po muna ako sa ating NutriHabit para sa linggong ito. Tangkilikin po natin ang online at mobile applications para sa laban sa COVID-19. Kabilang po dito ay ang app mismo ng DOST na tinawag na DOST Science for the People app. Mula po sa app ay magkakaroon kayo ng access sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo, research and development projects, mga programs, at knowledge products ng DOST. Sama po dito ang Be Safe na button para po sa latest mula sa Pag-asa at PhilHopes. Kasi nga po, tag-ulan na naman po. So maging matalino at wise, ayon po sa siyensya, i-download na po ang app ng DOST. Maraming salamat, Ma'am Jovie, at manatili lang pong nakatutok sa aming programa sapagkat magbabalik pa po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11. Radyo Mo sa Nutrisyon! Panatilihing malinis ang
ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay, gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka maawa. Kung uubo at babahin, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Radyo mo sa Nutrisyon! Welcome back po sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 11, at pinag-uusapan pa rin natin ang COVID-19 response ng DOST sa pamamagitan ni Secretary Fortunato T. Dela Peña ng Department of Science and Technology at member ng NNC Governing Board. Opo, Secretary, ano naman po yung mga teknolohiya na pinag-aaralan po ngayon na inaasahang makakatulong sa pagyakap sa new normal? Yung iba ay nabanggit ko na, halimbawa yung mga telemedicine devices, ano, halimbawa yung RX box namin, nandiyan din yung ating devices na pwedeng makatulong sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga kailangang mag-undergo ng physical therapy, ano. So halimbawa, nandiyan yung mga na-stroke, na-paralyze, yung mga apektuhan ng diabetes, for example, yung mga yan ay mga kailangan ng therapy. At doon sa dating sistema natin, ay kailangan pang may pumunta sa kanya o kailangan siyang pumunta sa physical therapist na siyang mag-a-administer niya. But we have now a device, ano, to through our partner institutions. Yung halimbawa, merong isang produkto na paborito ko, yung Agapay, no. Ito ay isang device na tinulungan na ng automation and robotics o mechatronics para yung pag-physical therapy, halimbawa, magawa mo nang mag-isa, kakabit mo sa katawan mo at hindi mo na kailangan ng pupuntahan ka pa o pupunta ka sa isang physical therapist. At siguro, idagdag ko na rin, yung ating mga research sa natural products ay malaki ang maitutulong naman sa pag-build up ng ating immune system. Ano? At yan naman, kailangan lang ng scientific na pag-aaral dahil halos tanggap na natin na ito ay nakabubuti. Halimbawa, yung ampalaya, wala namang question sa alam natin. Yan ay makatutulong. Andyan yung malunggay, andyan yung turmeric, pero kailangan pa din ng pag-aaral para may scientific basis tayo. Siguro, dadagdag ko na rin, kahit yung mobility technology, ano? Halimbawa, sa probinsya po ng Isabela, ay inadapt na ng provincial government yung aming hybrid electric road train, ano? Na pwedeng magamit ng, ito ay train na hindi kailangan ng relays sa konkretong kalsada, ay pwede na. At ito naman ay makatitipid sa energy requirements dahil habang umaandar siya, of course, gagamit pa rin ang fuel, pero habang umaandar, nag-charge yung battery niya, kaya nakakasave sa fuel. At saka doon, pwede kang mag-physical distancing din sa loob. No? Kasi ito ay hindi masyadong design para sa mga nakaupo. No? Konti lang nakaupo. Pwedeng nakatayo, pwedeng magkalayo-layo. Ah, gusto ko yung train na yan. Masaya yung train na yan. Tsaka maganda yung mga ginagawa yung mga technology secretary kasi nakakatulong din to provide of income opportunities for the agriculture sector and then also for the environment kasi less yung correct. Yung pollution, no? Halimbawa yung road train na yon,
dun sa probinsya ng Isabela ay nag-express na ang provincial government na tutulungan yung consortium of manufacturers na magtutulong-tulong na doon na gagawin yung hybrid electric road train. Oh, so that's employment. So speaking of employment, Secretary, ano naman po yung mga naka-pipeline sa DOST para makaambag sa pag-ahon po ng ating ekonomiya, lalo na po yung mga naapektuhan, yung mga nawala ng mga trabaho, pati na yung ating mga OFWs? Buti na banggit mo ang OFW. Una-una muna, meron tayong bagong batas, yung Innovative Startup Act na kapipirma lang noong late last year. At tatlong ahensya o departamento ng gobyerno ang specifically ay naatasan na mag-develop ng isang program for startup, innovative startups, no? At ang DTI, ang DOST at ang Department of ICT ang naatasan na tumulong sa ating mga startup companies. Well, karamihan ng mga yan ay mga bata, no? Mga millennials at younger, na marami silang mga bright ideas na itina-translate into startup enterprises, ano? So yan ang isang paraan. Pangalawa, doon sa aming programa na ang initial niya ay IFWD or iForward. Ito po ay innovation for Filipinos working distantly or para sa OFW. At the emphasis will be those who were forced to come home, ano? And maliit na yung chance na babalik pa sila doon sa kanilang pinanggalingan. Yun lamang pong technology-based enterprises, whether it is in processed food or metalworking, fabrication, electronics, agriculture and aquaculture is included, technical services. Halimbawa, yung mga ikaw ay magre-repair ng mga computer or mga ganyan, or kahit na yung mga professional services, ano, like ikaw ay kayo ay magagaling na engineers, pwede kayo magtayo ng design company dito, ano, and others, ano. So two phases yan. Yung una ay may screening kami kung meron silang competencies to be an entrepreneur. Kasi tanggapin po natin, may mga taong hindi so testingin sila doon. Kung konti lang ang diferensya ay pwede pa i-train, ano? At pagkatapos, ang kaduluduluhan niyan, i-expose namin sila sa mga technologies available from us and from our network partners. Kung hindi naman, kung may sarili silang teknolohiya, pwede rin, no? At tutulungan namin silang gumawa ng tinatawag na business plan, no? Ang pangalawang bahagi na niyan, dito na kami gagastos ng medyo yun, maganda 'yun. Kasi yung pag-develop ng product, may gastos na po 'yan. Whether it is food or whether it is a furniture or whatever, may product development po 'yan. May laboratory testing na involved. Merong market testing na involved. May gastos na po yan. Doon po sa party na yon, tutulungan namin sila nang hindi kami maniningil. Pero yung bahagi na mga kailangan silang bumili ng equipment para magsimula na sila, yung po ay sisingilin namin sa kanila nang magaan lang. No? Over 3 years installment, no interest, at meron pang grace period bago magsimula ang pagbabayad. At dito ay nagkaroon din kami ng magandang experience dahil 2 years ago, nagpagawa po ako ng isang modelo sa School of Urban and Regional Planning na UP through their foundation, UP Planades, na kung paano i-model ang growth ng isang newly growing center, new growth centers. So ginamitan nila yan ng scientific modeling study. Ang unang-una ay nalalaman nila kung ano yung mga drivers of growth at naipo-project nila, halimbawa kung ano yung magiging population growth, ano yung mga magiging pangangailangan in terms of housing at anong direksyon naman ng industrial or business development. So yan po ay una muna ay ibibigay namin bilang libreng training sa ating mga LGUs na gustong gamitin yung model na yon, at kakambal na rin ang aming pagbobolontaryo na magbigay ng tulong through technical people who will invest in technology-based businesses. Ang inaasahan namin dyan, yung mga tao doon sa mga probinsya na naging successful sa Maynila, baka gusto naman nilang mag-give back by investing back. No? And we will be employing the equivalent of our balik scientists.
pero ito hindi naman gagaling sa abroad. Ito po yung mga manggagaling sa dito sa siyudad na gusto naman tumulong sa probinsya na mag-assist doon sa magtatayo ng mga technology-based businesses. Meron din kaming isang proyekto regarding the smart food value chain para maba ang aksaya sa pagkain habang ito ay inaani at pinoprocess at itinatransport. Okay. Alam mo, Rod, punong-puno yung ating usapan. Oh. Pero weeks yung ating oras. Kaya mag-quick recap tayo dun sa maraming nabanggit sa atin ni Secretary Dela Peña. Tungkol po itong ating episode sa mga programa ng Department of Science and Technology kaugnay ng paglaban natin sa COVID-19. Kabilang dyan ang mga contact tracing apps, personal health assessment and monitoring tools, diagnostic and testing kits at mga kagamitan gaya po ng telemedicine at mga ginhawa ventilators. Maging para po sa nutrition, marami rin po initiatives ang DOST. Kasama po dyan yung mga complementary food products, mga researches tungkol sa pag-improve ng nutrition ng mga nanay at pati na rin yung mga livelihood initiatives towards yung national goals natin, yung mga naginagamitan po ng teknolohiya. Meron din binanggit si Secretary na magagamit ng mga lokal na pamahalaan tungkol sa land use planning, pati na rin po yung mga support nila para sa ating mga OFWs. So sa pamamagitan naman po ng app na DOST, Science for the People, ay nagiging accessible sa publiko ang mga impormasyon at latest update sa mga programa ng DOST. So patuloy pa rin po ang DOST sa pagtugon sa malnutrisyon at pagtiyak sa kapakanan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya. At yan po ang mga ibinahagi sa atin ni Secretary Fortunato T. Dela Peña ng Department of Science and Technology at member po ng NNC Governing Board. Maraming salamat po, Secretary Dela Peña. At bago po tayo magpaalam sa ating programa ngayong hapon, huling mensahe na lang po para sa ating mga kanutrisyon. Una-una, gusto kong pasalamatan ang DZXL at ang National Nutrition Council sa pagkakaroon ng ganitong klase ng programa na malaki ang maitutulong sa pagkakalat ng tamang impormasyon at makatutulong na impormasyon para sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa iyo, DZ at Rod, at pinaabot ko din kay Doktora Apet ang aking pasasalamat. Ang siguro idadagdag ko na rin, ano, isisingit ko na rin ang aking pagpapasalamat sa aming Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology sa kanilang walang sawang pagre-research sa may kinalaman sa nutrition. In fact, busy po sila ngayon dahil sila ang nag-i-implement ng aming clinical trials for BCO sa Santa Rosa. Dahil ito ay inihahalo sa meals, ano, yung BCO. At ito po ay pinamumunuan, andyan po si Dr. Mario Capansana, si Dr. Agdepa, at ang amin din pong regional director sa Dos Calabarzon, si Dr. Alex Madrigal. Ang siguro ang masasabi ko lang po, unang-una, bagamat ayaw na ayaw natin maging positive sa COVID-19, we should think positive. Po. Kasi hindi po pwede yung mawalan tayo ng pag-asa o ma-depress tayo at dahil kailangan nating lumakas ng ating loob at magpatuloy sa ating pamumuhay. Pangalawa ay siguro pinapakiusap ko lang na maging maunawain tayo sa mga ipinapagtupad ng ating mga ng ating pamahalaan, ano, marami pong mga pagbabawal, ano, ang ginagawa, pero ito naman ay pinag-aaralan mabuti dahil talagang ibinabalance po nila ito versus the health impact, no? At siguro ang masasabi ko lang, hindi lang naman po ang gobyerno ang
ang pwede at kailangan tumulong sa mga kababayan natin. Bawat isa po sa atin ay may kakayahang tumulong kahit papaano sa ating mga kababayan na nangangailangan. So yan lang po ang aking mensahe. Ngayon daw po, ang frontliner na ay ang bawat isa sa atin. Kasi kailangan tayo na ang mag-protect sa ating mga sarili-sarili. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Secretary Dela Peña. Lahat po kami nagpapasalamat sa lahat po ng mga kontribusyon ng DOST under po your leadership para po makatugon dito sa COVID-19. Maraming salamat po, Secretary Dela Peña. At sana po ay maulit po na maimbitahan namin kayo. Anytime. So ako po ay magpapaalam na at I will already leave. Salamat sa inyo lahat. Thank you very much, Secretary. At ngayon naman, mga kasama, pipiliin naman natin ang 12 nakasagot ng tama sa text question na ano ang mga suportang teknolohiya mula sa DOST para sa COVID-19 response. Magbigay po ng 2. Abangan ang mga o ang pangalan ng mga nanalo ng 200 pesos na cellphone load sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Oh, ang daming sinabi ni Secretary Dela Peña. Dalawa lang yung hinihingi natin, kaya ang daling manalo. Baka pwede ako sumali. Okay, pero congratulations po sa ating winners. Hindi kami kasama dyan ni Ron. Sayang yung 200, pero ibigay na lang natin sa kanila. At yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga may nais pa pong itanong tungkol sa ating naging paksa, i-text lang po ang inyo pong mga tanong sa 0908-579-6898. Ito po ay sasagutin ni Secretary Dela Peña sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng hapon, mga kasama. At sa dito lamang sa Radyo Mo sa Nutrisyon, at pag-uusapan naman natin ang stunting bilang paghahanda sa Nutrition Month sa susunod na buwan na may temang Batang Pinoy. Sana tol, iwas stunting, sama all. Ang ganda, no? Gusto ko. Batang Pinoy, yan ang tema for ngayong taon, Nutrition Month Celebration. Batang Pinoy, sana tol, iwas stunting, sama all. Napakaganda. Ganda, diba? Ang ganda, ma'am. Tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tips tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra po sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na mamamayan para malusog na isipan at Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Jovie Raval, at sa ngalan po ni Dr. Apet Dayanghirang, ang Executive Director ng National Nutrition Council. Salamat po. Opo. Salamat din sa gandingan. Congratulations, Ma'am Jovie. Yes, congrats sa ating lahat. Congrats sa ating lahat, mga kasama. At ako naman po si Ron Marcelino, kami pong inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11! Malusog na katawan, nutrisyon ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.